Muling nagsalpukan ng magkapatid na sina Gretchen Barreto at Marjorie Barreto sa lamay na kanilang ama na si Miguel Barreto nitong Miyerkules, October 16, 2019 sa Heritage Park sa Taguig. Taong 2014 pa nagsimula ang alitan ng magkapatid matapos mag-post sa Instagram si Gretchen ng mga papuri sa aktres na si Liza Soberano. Hindi raw nagustuhan ni Marjorie ang post ng nakatatandang kapatid dahil si Liza ay tinuturing na karibal ng kanyang anak na si Julia Barreto sa bakura ng ABS-CBN na noon ay parehong ginugroom ng Kapamilya Network at Star Magic bilang next top leading ladies ng ABS-CBN. Labis raw na nasaktan si Marjorie at mula noon ay hindi na naging maganda ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Lalo pa itong lumala kamakailan nang magkomento si Gretchen sa mga kontrobersiyang kinasangkutan ng anak ni Marjorie na si Julia Barreto laban kay Bea Alonso. Sa Instagram post naman ni Claudine Barreto sa parehong araw na iyon, makikita ang pagdating ng kanilang panganay na kapatid na si Gretchen na agad naman lumapit kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang pagrespeto sa presidente na naroroon ng mga sandaling iyon upang makiramay sa yumao nilang ama. Makikita rin ang paglapit at pakikipag-ayos ni Gretchen sa kanyang ina na si Inday Barreto na nakatampuhan nito sa mahabang panahon. Narito ang aktwal na video ng nasabing pangyayari na kuha sa Instagram account ni Claudine. Ayon sa source, hiniling raw ng Pangulong Duterte na magkaayos ang magkapatid na sina Gretchen at Marjorie alang-alang sa kanilang yumaong ama. Pumayag raw si Gretchen, ngunit tumanggi raw si Marjorie na makipag-shake hands sa kapatid. Aniya, ang plastic raw ni Gretchen dahil nakikipag-ayos lang ito sa kanya dahil kaharap ang Pangulong Duterte. Ayon sa mga nakasaksi, obvious daw sa mga kilos ni Marjorie na mainit ang ulo nito simula pa lang ng pagdating ng kanyang ate. Si Gretchen, kalmado lang daw. Ngunit, nauwi ito sa pisikalan nang sugurin si Gretchen ng isa sa kanyang mga pamangkin na kinilalang si Nicole Barreto habang nakikipag-usap ito sa ilang bisita. Hindi raw nakaubra si Nicole at agad na nahablot ni Gretchen ang buhok nito. Nagtamo ng sugat sa mukha ang kanyang pamangkin. To the rescue naman ang mga PSG na naroon na kasama ni Pangulong Duterte upang awatin ang mga nagarambulang pamilya. Bago pa man pumunta ang Pangulo sa lamay, ay aware na ito sa bangayan sa pagitan ng mga magkakapatid. Ngunit, labis pa rin daw ang pagkagulat ng Pangulo nang masaksihan ito ang naganap na away. Ayon sa interview kay Senator Bongo, hindi raw nila akalain na masasaksihan nila ang ganitong away. Shooting yun eh. Di ba shooting yun? Thank you, sir. Thank you. Hindi. Kala ko kasi may shooting. Hindi pala shooting yun? Nandun ako pero akala ko po shooting eh. Merong mga... Hindi. Parang... Alam mo, doon po ako nakakita na parang totoong eksena. Parang yung shooting o eksena sa buong buhay, sa totoong buhay, parang shooting na nakikita mo sa... Kung ano po yung nakikita mo sa pelikula. Kung ano yung nakikita mo sa pelikula, yung sa TV, yun po ang nakita namin doon. Pero makikita niyo po na ayoko na pong dagdagan po. Hindi naman po ako sismoso. So,
ginawa lang, pumunta po kami doon para makiramay at sa yumaong ama ng mga Barreto. Dahil kaibigan po ni Pangulong Duterte ang mga Barreto. At fortunately, meron pong away na pamilya. Huwag na po natin palakihin ito. Away pamilya lang po ito. At sinusubukan lang naman po ng Pangulo magitna sa kanila. At maayos po ang bigyan na po natin ng katahimikan ng usapang ito. Dahil pamilya nga po yan. Away, konting away pamilya. At maayos naman po pagkatapos. Umalis kami after namin nakiramay. Umalis na po kami. Sa pahayag naman ni Gretchen, matiwasay daw ang lahat hanggang sa magkaroon ng nervous breakdown si Marjorie. Hindi raw nagustuhan ni Marjorie na naroon siya sa lamay at nakikihalubilo pa sa kanilang mga kamag-anak. Kasunod ng nasabing insidente, kumalat naman ang larawan ni Claudine Barreto habang ito ay nasa hospital. Sa isang Instagram post ni Claudine, October 18, Friday, sinabi niya, "Hindi tinukoy ni Claudine kung para kanino ang nasabing post. Ngunit, lahat ay nag-a-assume na ito ay para sa kanyang kapatid na si Marjorie Barreto."